Article 18. Everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. This right includes freedom to change his religion or belief. Nasa sa'yo yun. Papalitan mo ba o magpapatuloy ka, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance. Yun na highlight. The right to freedom of thought, conscience, and religion. So may karapatan ba? Aside from being preacher, may karapatan. Meron. Kaya nga yung iba sa YouTube at sa Google, malalakas ang loob kahit manitira. Bakit? Eh yung karapatan nga. Pag ang pag-uusapan ng karapatan, lalo na, meron tayo niyan. Article 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. Karapatan mo yan bilang tao. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas to any idea and regardless of frontiers. Kalagay dyan, to hold opinions without interference and to seek. Pag ang pag-uusapan, karapatan, ayan, maliwanag, nakasulat sa banal na kasulatan, sa batas ng United Nations, ang karapatan ng lahat ng tao. Sa madaling salita, legal tayo. No, baka kasi iniisip ng iba, naka-video yan. Sinaktan kami ng preacher na yun, grabe magsalita yun. Lalo pag ito ang ano natin, patamaan talaga. Wala tayong magagawa, kundi tanggapin yung buong katotohanan na nakapaloob sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos yan. Okay, pasok. Maliwanag na may kalayaan na magpahayag ng saloobin at anumang opinion bilang isang individual o mamamayan. Ikalawang puntos, nararapat na ituro kung ano ang dapat nakasulat sa Biblia na aking pinaniniwalaan na gaya ng mga kapwa ko, Kristiyano. Kasi tinutulig sa akin ito ng mga LGBT na separation of church and state. Oh. Pero huwag din kayong magagalit kung makakarinig kayo ng mga ganitong usapin. Bakit? Isalita nga ng Diyos ko eh. Lalo pa ako, preacher, may tatago ba ako dito? Wala. Dapat ko itong basahin at ihayag sa lahat ng mga kapatid ayon sa paniniwala ng Kristiyano. Nakasalit kayo dito sa banal na kasulatan. Kapansin-pansin na kanilang pag-iingay mula sa lahat ng nasasakop ng social media, kanya-kanyang opinion at kanya-kanyang iringan. Iba't iba ang sinasabi na galing sa kanilang sariling mga kaisipan. Ano nga ba ang grupo na ito na kung tawagin ay homosexual na member di umano ng ikatlong kasarisan? Maingay ito. At napakalakas ng influensya nito. Sa TV lang, mapapansin mo, nawala yata yung mga machong direkto. Kagaya ni Ronaldo Reyes, FPJ, ang tema ngayon ng mga pelikula, puro may kinalaman sa kapaklaan. Huwag magagalit ha, tamaan ang tamaan, bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magagalit. Tingnan mo ang istorya ng tinatawag na mga komposisyon ng kanta. Okay? Lord, patawad, kung ano-ano. Diba? Basta, marami, ayoko lang isa-isahin. Mababasa, makikita at mararamdaman mo ang impluensya ng mga ito. Malalakas ang loob niyan kahit nasa ang lugar yan. Masawag pa yan sa babae ng bibig niyang mga yan. Ano po? Ano ba yung homosexual na yan? Homosexuality. The quality of characteristics of being sexually attracted solely to people of one's own sex. Unang kahulugan. Pangalawa, romantic attraction. Sexual attraction or sexual behavior between members of the same sex or gender. Nagkakaroon sila ng tinatawag na pagkagusto sa kapareho nila at para sa kanila pag-ibig ito. Okay? Pantay-pantay tayo dapat. Okay? Makikita natin mamaya yan kung totoo bang magkakapantay-pantay. Yan ang puntos. Ano po? Homosexual. People are lesbian. Tibo, tomboy, for females, and gay, bakla, bading, or males. Nakapalot din dito ang mga bisexual, sila is transgender o nagpapalit ng kasarian.
Yan kasi yung silahis na yun, tago yun eh. Madaya yun. Macho sa labas. Mapula. May abs. Malaki katawan. Pag naipit, alam mo na, tumitili. Kaya madaya eh. Diba? Ano ba yan? Alam mo naman eh, macho-macho ka. Diba? Balay pa-uwi. Kaka-uwi tayo, ano? Makikita natin, nakapaloob dito sila sa ganitong napakagulong damdamin na tunay na nakaka-stress. Makita nyo mamaya bakit nakaka-stress. Hindi nga masabi nung iba eh. Bubugbugin ako ng tatay ko, bakit? Sundalo tatay ko eh. May mga ganyan. Yun ay kang aking tito, preacher, o pari. Paano ko ilalabas to? Kinakailangan maipon kami sa isang lugar para mailadlad ko to. Kaya magugulat ka, mayroong mga grupo ng magkakasama na ganyan na nabasa ko ito. Ginagawa nila ito upang ilabas nyo talaga sila. Kung hindi sa gilid ng mga beach, sa isang private room, para iladlad yung kung ano ako. Paglabas ko, balik nila ako. Lalaki ulit. ganito ulit. Napakagulo. Homo. Sexual. Homo means same. Sexual, sex. Kaya same, sex. Ano pa? Homo, sexual. The word homosexual is a Greek and Latin hybrid with the first element derived from Greek homos. Oh, means same. Ito yung homos not related to the Latin homo kasi meron pang isang homo lang sa ang ibig sabihin ay homo sapiens na tumutukoy sa man. So hindi doon yung related doon. Yung isang salita na ito na Greek na homo, same, thus connoting sexual acts and affections between members of the same sex, including lesbianism. Yan, hindi pa tayo pumapasok sa Bible, ano? Kumukuha pa tayo nung iba't ibang kahulugan nito, kung ano ito. Ito ang community na tinatawag nilang itatlong kasarian, mga uri ng individual na nagugulumihanan sa kanilang mga kasarian. Ito rin ang grupo o komunidad ng mga bakla na sumugod sa bahay nila upang igamit ang dalawang anghel na kanyang bisita. Ipinakita natin yun sa 19:5, iapasan po kayo, ng Genesis, nakapaloob doon at sinasabi ng mga nasa labas na matatandang lalaki, mga kabataang lalaki, ilabas mo yung mga pogi na yan. Hindi naman literal na sinabi yung pogi. Ang sabi, ilabas mo yung mga bisita mo. Sabi nga lang, di ba, sa 19:5, nakapaloob yan. Sapagkat gusto namin silang kilalanin. Yung kilalanin na salita, binulat-lat natin maigi. Hindi pala yun yung salitang kilalanin. Ako nga pala si Brother Willard. Hindi. Nakalagay sa ibang translation, having sex with them, having relations with them, yun yung salitang kilalanin. So ang ibig sabihin pala nun, ilabas mo yung mga gwapo na yan, gusto namin makipagtalik yan. Ay ano yun? Community ng ano yun? Ng mga bakla na sumugod sa bahay ni Lord upang igamit ang dalawang anghel na kanyang bisita. Tinalangin natin yan, nakaraan, Sodom and Gomorrah. Yan po yung ating paksa. Ito na sila. Diba? Mga baloktot yung ganito eh. Ano? Nakita mo, wala siyang pinipili. May singkit dyan. Ayan, may negro. Diba? Merong... Hindi siya humuhusga. Pero ito talaga. Yung makikita natin na sila. Ayan. Samahan ito nung nakaraan kasi sa June yata o July, may parada sila, ilabas ang talagang ikaw. Hinahanap nila yung ano kung sino dyan yung mga tagilid, lumabas na at meron tayong census. May power tayo. Ayan, itatala ngayon. Pero Professor Sa, ganun to ka rin. Oh, bakit? Pare-pareho tayo dito. Ayan, so ito na. Wala na itong taguhan na nakaraan yan, hindi ko alam kung July o June yan. Isa-isa sa malaking issue sa buong mundo ang kasalihan o sexual preference ng isang individual. Sinasabi ng ilan na tanggap na daw ng lipunan samantala ang mga Kristiyano hanggang sa ngayon ay hindi ito kinikilala dahil alam nila na kasamaan ito ayon sa kanilang Biblia. Nabasa natin na kung bakit ginunaw ang Sodoma at Gomorrah. Sige, baka sabihin nila ay wala naman tayong bataya. Sa Jude verse 7, i-remind lang natin muli,
basa tayo ng konti. Pero mamaya pa sana yung tungkol sa Bible. Gusto ko muna maglaro sa inyong isipan yung tungkol sa homosexuality na ito na tinatalakay natin. Sa verse 7, ng Jude verse 7,